So, hello guys. Ang gusto ko pong i-brought up na topic po ngayon is about po sa hiya. So, bilang mahihiyain po ako nung bata po ako, gusto ko rin po makatulong sa mga katulad ko pong mga mahihiyain din. Paano nga ba na-lessen yung aking pagiging mahihiyain? So, ang ginawa ko lang po is, unang-una po, nag-explore po ako. Yun, so naghanap po ako ng mga bagay na nag-excel po ako. Kagaya ng unang-una ko pong itinry is yung pagsasayaw or dancing. Although hindi po ako yung nag-try talaga, na-discover lang po ako, pero malaki po naging tulong sa akin noon. Dati po hindi po ako hindi ko po kaya dating bumili sa tindahan. Hindi ko po kaya dating makipag-eye to eye sa ibang tao. So ngayon po nung nasimulan ko po yung pagsasayaw, kahit papaano po, nakaya ko na pong makipag-interact sa mga tao na hindi ko po kilala or noon ko lang po nakilala. So, meron pa rin pong isang bagay na pwede nyo pong gawin para po ma-lessen po yung inyong hiya sa katawan, which is yung sanayin nyo po na i-expose yung sarili nyo sa ibang tao. So, paano nga po ba yung na-expose sa ibang tao? Katulad po nitong ginagawa ko ngayon, nagtatry po ako, or hindi ko naman siya talent actually. Gusto ko lang matry na ma-expose ako sa ibang tao through, hindi naman social media, through YouTube. Yun. So ngayon po, actually nahihiya pa rin ako, pero kahit papaano, unti-unti naman po. Kahit papaano nabuboost yung confidence ko po, lalo na pag may nagla-like, nagsusubscribe, saka pag meron po sa akin nagko-comment ng magagandang bagay. So ganun lang po yung mga dapat nating gawin para ma-lessen po ang ating hiya. Actually kasi hindi naman po, kumbaga sa kwan, hindi naman siya mawawala pag bine-baby mo siya. Kumbaga sa ano eh, hindi siya mawawala kung hindi mo i-try tanggalin sa sarili mo yun. Kasi wala rin naman tutulong sa iyo kahit sabihin ng ibang tao na huwag ka nang mahiya or ganito, ganyan. Sige, kailangan maging matapang ang hiya mo. Pero at the end of the day, ikaw pa rin at ikaw pa rin ang tutulong sa sarili mo. So yun po. Sa ngayon po, yun po talaga yung isa rin sa ginagawa ko para mawala po yung hiya ko. Ngayon, medyo yung hiya ko sa pagsasalita sa harap ng camera or ng cellphone lang po kasi gamit ko. Harap ng cellphone is parang konti pa. Konti pa, meron pa akong nararamdaman na hiya. Pero at least, hindi nakatulad dati na parang kahit may kahit wala nakakarinig, hindi ko kaya magsalita sa harap ng cellphone. Ayun. So sa mga mahihiyain po dyan, try nyo rin pong gumawa ng mga activities na makakapagpaboost ng confidence nyo na alam nyo po na mag-excel kayo doon. Try nyo rin po na sumali sa mga activities sa school kung saan po marami pong makakapanood sa inyo. Actually po kasi, pag nahihiya po kasi tayo, may tendency po kasi tayo na hindi natin magawa yung mga dapat natin gawin and nalilimitahan po yung kakayahan natin. Which is, gumawa na po tayo ng steps para tanggalin po yung hiya natin, unti-unti na po yan. Makikita nyo rin naman sa sarili nyo eh. Yung bang, para bang nagiging satisfied kayo sa mga ginagawa nyo kasi nga, alam nyo sa sarili nyo na dati, hindi ko to kaya gawin, ngayon kaya ko na siyang gawin, ganun. So ngayon guys, etong pag-vlog ko talaga is hindi ko plinano. And hindi ko rin sa hinagap eh, kumbaga sa akin eh, hindi ko naisip na papasukin ko. Kasi unang-una, hindi po ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako telegenic. So actually guys, nakakahiya talaga mag-vlog. Pero wala eh, kailangan talaga natin i-conquer yung fears natin. Kung dati hindi mo kaya humarap sa camera, kailangan talaga sanayin mo. Kailangan talaga may improvement ka. Yun. So kaya ngayon, expect nyo na po na ipagpapatuloy ko yung pagba-vlog ko. Dahil gusto ko rin mawala na talaga totally yung pagiging mahihiyain ko. So sa mga mahihiyain dyan, ang gawin nyo lang po is i-conquer nyo siya. Hindi nyo po matatanggal yan hanggat hindi nyo siya hinaharap. Hindi nyo po matatanggal ang pagiging mahihiyain nyo hanggat nakatago po kayo sa shell nyo. Yun. So
Ang advice ko lang sa inyo, gawin nyo lahat ng mga kinatatakutan yung gawin na para bang kinahihiyaan yung gawin. Huwag lang yung magnakaw, ah. Huwag lang yung magnakaw, huwag lang yung gumawa ng krimen. Pero yung mga bagay na katulad ng pagsasayaw, pag-acting, gusto nyong maging artista, mag-try kayo, mag-audition sa mga katulad ng mga Star Hunt, ganun. And wala namang mawala sa inyo, eh. Actually. Actually, magigain pa kayo, eh. Kaya yun lang ang magiging advice ko sa inyo. Face your fears. And katulad ko, nahihiya noon. And medyo nahihiya pa rin yun. Pero gumawa ako ng paraan para mawala yung hiya ko. Yun lang, guys. So sa mga katulad ko na nakaranas na mahihiyain or sobrang mahihiyain, comment down below yung mga experiences nyo and pag-usapan natin yan. Yun lang. Bye!